the Reverend Fathers, Congresswoman Arenas, the honorable members of our Sangguniang Panglungsod, my dear seminarians, religious sisters and brothers, brothers and sisters in Christ. Katulad ng sinabi ko kanina sa simula ng misa, inaalala natin ang isang bahagi ng kasaysayan na noong 1898 ay nasa bingit ng paglapastangan ang imahe ng Santo Rosario ng Manawag at siya ay iniligtas ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtangkilik ng mga Dagupeños. 1898 po nangyari yon. Para bagang ang ina ng Pangasinan ay nasa bingit ng pangailangan at dagupan ang naging kanyang saklolo. At parang bilang tanda ng utang na loob, 20 years later, 1928, ay ginawa ng diocese ang buong Pangasinan at ang tawag ay Diocese of Lingayen. May nangailangan, may tumulong, may nabingit sa sakuna, may nagligtas, may nagkasakit, may naglunas. At kaya bilang paalaala doon sa pagliligtas ng Dagupeños sa Birhen ng Manawag, ay tuwing unang Sabado ay mayroon tayong healing ministry, healing service, paghihilom, hindi lamang para sa sakit ng katawan, kundi para sa sakit din ng kaluluwa at sakit ng kalooban o sakit ng bumabagabag sa ating isip. Di na tayo makatulog, di tayo makakain. Ang lahat ng ito, dinadala natin sa Birhen ng Manawag. Mayroon pong mga sakit na gagaling agad. Mayroon din pong mga sakit na gagaling pero bibilang ng araw o buwan. Pero mayroon din pong mga sakit na hindi gagaling. May mga karamdaman na gagaling, may mga karamdamang biglang gagaling, matagal gagaling, subalit mayroon ding karamdamang hindi gagaling. Bakit ganoon ang Diyos? Bakit ganito ang ating buhay? Una sa lahat, kailangan nating tanggapin na ang karamdaman, sakit sa katawan, ay hindi parusa ng Diyos. Hindi ka pinaparusahan kaya ka nagkasakit. Nagkasakit ka hindi dahil meron kang kasalanan. Nagkasakit ka kasi ikaw ay tao. At ang karamdaman ay bahagi ng ating pagiging tao. Hindi tayo pwedeng lumusot dito sa mundong ito nang hindi tayo nagkakasakit. Kasi ang pagkakasakit ay bahagi ng pagiging tao. At bakit tayo kailangan magkasakit? Sapagkat ang karamdaman ay guro. Sickness is a teacher. Anong itinuturo ng karamdaman na madalas ay nakakalimutan natin? Una, kapag ikaw ay nagkakasakit, pinapaalala sa iyo ng Diyos, hindi ka Superman, hindi ka superhero, pwede kang magkasakit. Kapag tayo nagkakasakit, pinapaalala sa atin ng Diyos, hindi ka Diyos. Kapag ikaw ay nagkasakit, pinapaalala sa iyo ng Diyos, hindi ka superboy, supergirl, superwoman, superman, ikaw ay tao. At dahil ikaw ay tao, mayroong kang kahinaan. Ang pangalawang aral ng sakit, kaya tayo nagkakasakit, para sabihin sa ating, hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkasakit, alalahanin mo rin yung mga may sakit na kasama mo.
Ang problema po kasi ay kapag masakit ang ulo mo, akala mo ikaw lang masakit ang ulo. O masakit ang tuhod mo, akala mo ikaw lang masakit ang tuhod at lahat ng tao may pananagutang tulungan ka. Hindi ganun. Kasi ang karamdaman ay paalala sa iyo, hindi lang ikaw ang may sakit, hindi ikaw ay nag-iisa. Marami kayong may sakit at sa gitna ng karamdaman, dapat mayroon pa ring malasakit, pakikipagkapwa-tao, pag-aalaga sa kapwa-tao. Ano yung unang aral? Hindi ka Diyos. Hindi ka superhero. Pangalawang aral, hindi ka nag-iisa. At ang pangatlong aral, kapag tayo nagkakasakit ay pinapaalala sa atin, mayroon pang pangalawang buhay. At yung pangalawang buhay, mas maganda kaysa sa una. At ang pangalawang buhay na yon ay ang buhay na walang hanggan. At doon sa pangalawang buhay na yon, hindi ka na magkakasakit. Doon sa pangalawang buhay na yon, wala ng chemotherapy. Doon sa pangalawang buhay na yon, walang injection o vaccine. Doon sa pangalawang buhay na yon, wala ng operasyon. Doon sa pangalawang buhay na yon, wala ng implant. Doon sa pangalawang buhay na yon, ganap ang ating pagiging buhay. Hindi na tayo masasaktan, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo magkukulang. Kung tayo nagkakasakit, sabihin natin sa Panginoon, Lord, heal me. Kung hindi ka gumaling, hindi dahil hindi ka pinakinggan ng Diyos, kundi dahil may itinuturo sa iyo ang Diyos na hindi mo matututunan kung wala kang sakit. Sickness is a good teacher. A very good teacher. It reminds us, hindi ka superhero, hindi ka nag-iisa, at hindi lang ito ang buhay. May pangalawang buhay na naghihintay, at mas magandang buhay ang naghihintay sa iyo. Ipagdiriwang natin ang pananampalataya natin. Lalapit tayo sa birhen ng manawag. Kung gumaling, salamat. Kung hindi gumaling, sana matutunan natin ang aral.